na ang seguridad sa buong linya ng MRT3. Yan ay bilang paghahanda sa darating na barangay at sangguniang kabataan election at paggunita ng undas. Inaasahang dadagsa ang mga pasaherong buboto para sa BSKE 2023, gayon din ang mga biyaherong luluwas sa kani-kanilang probinsya para sa darating na long weekend. Si Judian Placedes para sa detalye ng balita. Kasado na ang offline biyaheng ayos sa MRT3 ngayong nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Gayon din ang paggunita ng undas. Sa ilalim nito, sisimulan ng paigtingin ang seguridad sa buong linya ng tren upang masiguro ang kaligtasan ng mga biyahero. Inaasahan kasing dadagsa ang mga pasaherong boboto para sa BSKE, gayon din ang mga biyaherong luluwas sa kani-kanilang probinsya ngayong Linggo para sa nalalapit na All Saints Day at All Souls Day. Ayon kay Department of Transportation, DOTR Assistant Secretary for Railways at MRT3 Officer in Charge, Georgetti Aquino, asahan na ang mga pagpapairal ng mas mahigpit na seguridad sa tren, gayon din ang mga deployment ng mga security marshals at kawani upang matiyak ang tuloy-tuloy at ligtas na biyahe ng mga pasahero sa eleksyon at undas. Sa kasalukuyan, mayroon ng 18 train sets na tumatakbo sa revenue tuwing peak hours. Nasa 3 hanggang 4 naman ang spare trains. Para sa EuroTV News, Judian Placedes, sumasaludo sa bawat Pilipino.